And good morning sa ating lahat at Happy Lord's Day. Tayo ay nag-welcome po ang bawat isa na kayo po ay kabahagi ng ating pong pananambahan sa umagang ito. And we welcome po at salamat sa inyong pong pagdalo. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang Panginoon po natin ay nagbibigay ng liwanag. Sabi po ng John chapter 1 verse 9, He is the true light. He is the true light. Na siya ang nagbibigay ng liwanag sa bawat isang tao po sa mundo po ito. Alam niyo ba na yung ngayong araw, ikaw ay nasa simbahang ito, yan ay pagbibigay ng liwanag ng Panginoon sa iyo. At ang sabi ng salita ng Panginoon, kapag ka ang tao ay hindi mag-respond sa liwanag na binibigay ng Panginoon, ang Diyos ng mundong ito, si Satanas, the God of this world, ay bubulagin ka ang mga taong hindi naniniwala. Yeah, maaari na dito ka sa umagang ito at ang mga bagay na ginagawa ng simbahan ay walang kabuluhan sa iyo, ang Diyos ng mundong ito, si Satanas, ay bubulagin ka at pipigilan niya ng liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ay magliwanag sa iyo. Magliwanag sa iyo. Kaya nga, mga kaibigan namin sa umagang ito, ang Panginoon ay mabuti sa bawat isa sa atin dahil ang Panginoon ay binibigyan ka pa ng liwanag. Binibigyan ka ng liwanag. At tandaan niyo po, ang liwanag ay binibigyan ng Panginoon, yan po ay masagana. Pipilitin at pipilitin ng Panginoon na maabot ang bawat isa at tumalima ang bawat isa sa Kanya. Pero tandaan niyo po, ang liwanag na binibigay ng Panginoon, hindi po walang hanggan. Darating po ang panahon, hindi mo na makikita ang liwanag ng Panginoon. Kaya nga sa umagang ito, if you still reject ang liwanag na binibigay ng Panginoon sa iyo, yan ay pananagutan mo na. Pananagutan mo na. At sa umagang ito po, tayo po ay nag-aaral ng Romans chapter 8. We're studying Romans chapter 8. At pinag-aaralan po natin ang chapter po ng Romans 8. Actually, ang Romans chapter 8, kung i-weigh niyo po, titimbangin niyo po, ang isa sa pinakamagandang chapter in the Bible is Romans chapter 8. Of course, maraming mga chapters like Isaiah 53, maaaring yun ang pinakamagandang chapter para po sa inyo. Pero isa sa bagay, isang chapter po na napakalaman na kumbaga kahit ito'y pag-aralan natin ng taon, hindi natin matatapos ang Romans chapter 8. At sa Romans chapter 8 po, last week, nakita natin na ang mga mananampalatayang na kay Kristo ay wala ng kondemnasyon. Yun ang past deliverance, the past deliverance of the believers. Naalala niyo po, in Romans chapter 7, tanong ni Apostle Pablo, sino o wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? And we see na ang isang Kristiyano na kahit siya ay merong body of this death, siya ay yung kasalanan, yung kondemnasyon ng kasalanan sa isang mananampalatay na nakalipas na. Nawala ng kondemnasyon at tayo ay matuwid na sa harapan ng Panginoon. We see that in last week. Nakita din natin kung paano. Because in Romans chapter 8 verse 4, the reason na wala na tayong condemnation dahil ang Panginoong Kristo po ang nakaranas ng condemnation from God. At yung requirement ng batas na dapat tayo ang magbabata, na dapat tayo ang magbabayad, ang Panginoong Kristo po ang gumawa para po sa atin, Romans chapter 8 verse number 4. At ngayong umaga po, pag-aaralan natin yung Romans chapter 8 verse 5 to 11, sino ba yung mga tao na lumalakad ayon sa Espiritu? Lumalakad ayon sa Espiritu. Dahil, tingnan niyo po, in Romans chapter 8, verse 1, yung mga tao na lumalakad ayon sa Espiritu ng Diyos, sila yung mga tao wala ng condemnation. So, titingnan natin, sino ba yung mga tao ito? Let's pray po. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa simbahan na inyo pong ibinigay niyo po sa amin. Salamat sa pangako na ang kayo po Panginoon ay magtatatag ng inyo pong simbahan na ang gate ng hell ay hindi po makakapanaig po Panginoon sa inyo pong simbahan. Salamat Ama dahil meron po kayong salita na inyo pong iniwan po sa amin. Salamat po Panginoon dahil meron kaming pure, preserved, and inspired Word of God sa aming pong panahon. Salamat din po Ama sa Panginoong Jesucristo
na siya Panginoon, nagbayad po ng aming pong mga kasalanan. Salamat sa aming Panginoong Jesucristo, na aming pong mediator, na aming pong high priest sa mga oras po nito. At salamat din po Ama sa Diyos na Banal na Espiritu na aming pong comforter sa mga oras po nito na nagpapaunawa Panginoon ang inyong pong salita. We pray na patawarin niyo po kami Ama sa aming pong mga kasalanan gagawa laban po sa inyo. We pray na kausapin niyo po kami, tulungin niyo kami na ma-meet ang aming mga spiritual na pangangailangan. We pray na makita namin bilang mga mananampalataya ang kahalagahan Panginoon ng paglakad ayon po sa Diyos na Banal na Espiritu. Sa ngalan po na aming Panginoong Jesucristo, Amen. So, nakita natin, ang pag-aaralan natin po from verse number 5 hanggang verse number 11, who are the people who walk after the Spirit? Now, in verse number 5, which is connected in verse number 4, in verse number 4, we see that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. And verse number 5 explained the people who walk after the Spirit. Verse number 5, for they that after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Now, the question is how we can know if we are after the flesh or after the Spirit. Maybe yan po ang tanong natin sa umagang ito. Paano ko malalaman, Brad? Ako ba'y isang tao na lumalakad ayon sa Espiritu? O lumalakad ayon sa laman? And Paul explained in verse number 5. Verse number 5 explained na kung ikaw ay lumalakad ayon sa Espiritu, iniisip mo, dumain. The word dumain means you set your minds on. It's also translated in Colossians, the setting your affection. In Colossians chapter 3, the word dumain is, ano ba yung iniisip mo? So, verse number 5 explained, actually, it obviously explained, sino yung mga tao na after the Spirit? Actually, the word after the Spirit means is you are influenced. Example, if I am after the Spirit, I am influenced by the Spirit. If I am after the flesh, I am walking under the influence of the flesh. At isang manifestation, if you are walking after the flesh, yung inyong iniisip, what is in your mind ay mga bagay na ayon sa laman. Now, bilang opposite, kung ikaw naman ay lumalakad ayon sa yung sa Espiritu, yung iniisip mo yung mga bagay ng sa Espiritu, ng mga bagay ng sa Espiritu. Now, makikita natin dito na in Galatians chapter 5, tingnan niyo po, in Galatians chapter 5, tingnan natin, bilang test, let's have some test. Ako ba ay lumalakad ayon sa Espiritu o lumalakad ayon sa laman? Nakita natin in Romans chapter 8 verse 5, depende to sa iyong iniisip. Ano yung nasa isip mo ngayon? Ano yung nasa isip mo kahapon? Ano yung nasa isip mo buong linggo? Yeah. And it tells if you are after the Spirit or you're after the flesh. Now, tingnan natin as we compare scripture by scripture, what are the things of the flesh and what are the things of the Spirit? Anong page, Ate Mikey, sa 650 po. Page number 650. Galatians chapter 5. Verse number 19 down to verse 23. Ako na lamang po yung babasa. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresy, envy, murders, drunkenness, reveling, and such like. Of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Now, yun po ang mga bagay ng laman. Now, ito ba ang nasa isip mo sa mga oras na ito? Now, sa Tagalog po, makikita ninyo, ano ba yung mga bagay na yun, Brother RJ? Parang hirap unawain ito. Now, titingnan natin sa Tagalog. In order to test kung ako ba ay lumalakad ayon sa laman. Now, sa Tagalog po, yung Galatians chapter 5, verse number 19, yung adultery, pangangalan niya.
Yung word na fornication, yun ay pakikapit. Uncleanness, karumihan. Yung word na lasciviousness, ito yung sexual desire or kalibugan. Ito yung desire mo sexually sa isang tao. And that's something po ng makaramihan ng kabataan, yan ang po ang pag-iisip. Nung ako po ay hindi ligtas, yan po ang aking pag-iisip nung ako ay kabataan. Yan po ang aking pag-iisip, lasciviousness. Ano pa? Verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan ay mga bagay ng laman. Pangkukulang. And by the way, alam niyo po ba ang pangkukulang ay nung dati po, nung lumang panahon, ang mga mangkukulang sinusunog po. Pero ngayon, ang pangkukulang, accepted na po ng society. Kung paano, ito po yung pinapanood pa natin. Ito pa yung binabasa natin. Ito pa yung pinapakinggan natin. Witchcraft, idolatry, witchcraft, hatred. The word hatred is pagkamuhi, pag-aaway, paninibugho, pagkapuot, sigalutan, mga panghimagsik, mga hidwang paniniwala. At yan po ang bunga ng laman. Sino po sa inyo ang merong kaaway na kapag ka sila'y ginawa ng masama, ay gusto pa agad maghiganti? Yan po eh, after the flesh. After the flesh. Verse number 21, pagkaingit, mga pagpapatayan, paglalasing, mga walang taro sa pagsasaya, at mga katulad nito. At mga katulad nito. Yan po ang mga bagay ng salamin. Now, the question is, ito ba ang nasa isip mo ngayon? Ito ba yung mga nasa isip mo ngayon? Mga bagay ng salamin? Kasi kung ito yung mga nasa isip mo ngayon, sabi ni Pablo, sila ang mga after the flesh. Sila yung mga tao ng after the flesh na merong condemnation na kaantay sa kanya. Pero, yung pong mga tao na lumalakad ayon sa Espiritu, ito po ang mga iniisip po ay mga bagay ng Espiritu. Tingnan natin din po sa Galatians chapter 5, ano yun po yung mga bagay ng Espiritu, verse 12, number 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. And those are the few things of the Holy Spirit. Of course, ito po ay bunga ng Espiritu sa isang tao, pero yung word na things of the Spirit is much broader. To simplify that is, parang ganito po. Parang ganito po. Bigyan ko po kayo ng test. Yung po pang pagbabasa ng Bible, it is the thing of the flesh or the thing of the Spirit? The thing of the Spirit. Yung bang panunood ng panunood ng isang pelikula ang tema ay adultery. Iyon ba ay thing of the flesh or thing of the spirit? Thing of the flesh. And that's very obvious example po. Now, kung ano po ang nasa isip po ninyo, that dictates if you are after the flesh or after the spirit. Now, lahat, I know na lahat nasa sa kalagitnaan po natin, tayo po ay nasa simbahan ngayon. Pero I tell you, hindi po lahat ng nasa atin ay mayroong pag-iisip ng after the Spirit. Yes. Kasi may iba na sumusunod sa Panginoon dahil lamang sa pagkain, ng panahon ng Panginoon Kristo. May mga tao, ng panahon ng Panginoon Kristo, wait, Panginoon, susundan kita, pero dahil nakakabusog ka, nagbibigay ka ng tinapay sa amin. And that's the same thing po sa ating panahon. That's the thing of the flesh. Now, in Romans chapter 8, now tandaan niyo po, yung Romans chapter 8 verse 5, this is not a way of salvation. Hindi ibig sabihin na kailangan upang ako'y maligtas, ay kailangan kong gawin at isipin at lumakad ayon sa Espiritu. That's not a way of salvation, dahil that is a work salvation. Ang Bible po ay hindi po nagtuturo na kailangan mong gumawa upang ikaw ay maligtas. Romans chapter 8 verse 4 or verse number 5 is an evidence of salvation. Ang isang tao pong ligtas, yan po ang ebidensya na siya'y mananampalataya. Now, tingnan niyo po. Dahil in Romans chapter number 8 verse number 14, as we jump in verse number 14,
For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. The word led or after, yung word na after, ang ibig sabihin po nun ay influence or pinangungunahan. So yung mga tao po na pinangungunahan ng Espiritu, sila yung mga anak ng Diyos. Now, yung Romans chapter 8, verse 5, tandaan po ninyo, hindi po ang tinuturo ni Pablo dito is, Brad, kailangan ko bang lumakad ayon sa Espiritu? Or kailangan ko bang nasa isip ko lagi, dapat isipin ko lagi, magsisimba, magbabasa ng Bible, mananalangin, yun ba dapat ang nasa isip ko upang ko'y maligtas? No, hindi po. Yun po ay resulta ng kaligtasan. That's the result of salvation sa isang tao po. That's the result of salvation. Now, in verse number 6 and 7, verse 6 and 7, sabi dito ni Pablo, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Now, salamat po. In verse number 5, nakita natin how to know if you are walking after the flesh or walking after the spirit. It depends on what you think or where do you put your affection. Where do you put your affection? In verse number 6 and 7, Paul explained here the result ng isang taong carnally minded. The word carnally minded is you have the state na iniisip mo lagi yung mga bagay ng salamat. That's the carnally minded. Ang resulta nun is, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Now, ito din po, ito po'y nilinaw ni Pablo in Romans chapter 6, verse 21 to 23. Tingnan niyo po, quickly. In Romans chapter 6, verse 21 to 23, sabi ni Pablo, what fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death, but now being made free from sin and become servant to God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. That's the same result po. Ang isang tao po na carnally minded, yung pong carnally minded, sila po yung mga tao na lumalakad ayon sa kanilang laman. Ang impluensya ng laman sa kanila ay napakalaki. Sila po'y alipin ng kasalanan. Just Romans chapter 6 said, ang resulta po nun ay kamatayan. The end result is condemnation against God. Pero, yung pong mga tao na nakalaya sa kasalanan, yung pong mga tao na walking after the Spirit, yung pong mga tao na merong spiritual minded, ang resulta po nito ay life and peace. Life and peace, just kung paano po sinabi ni Pablo in Romans chapter 6. Holiness unto everlasting life. Now, verse number 7, why? Bakit kamatayan ang resulta ng isang tao carnally minded? Bakit, Brad, kung ako'y mag-iisip ng ayon sa laman, bakit ito'y kamatayan ng resulta? Bakit ganun kahigpit? Bakit ganun kabagsik? Verse number 7 said, because the carnal mind is enmity against God. Is enmity against God. Ibig sabihin po is opposing or actively opposed to God. Actively opposed to God. Ang isang kalalagayan po, tandaan niyo po, ang isang kalalagayan nang iniisip mo ay laging mga bagay ng ayon sa laman, it is actively opposing or pakikipagtalo, pakikipaglaban sa Diyos. Pakikipaglaban sa Diyos. Verse number 7 said also, for it is not subject to the law of God, neither can it be. Neither indeed can be. Now, ang sinasabi po dito ni Pablo is, kung ikaw ay merong carnal mind, the word carnal mind is, kung anong iniisip mo ayon sa laman, yung mga bagay ng laman ang iniisip mo, ito'y pakikipagtalo sa Diyos. Dahil never, ang isipang carnal ay ayon
sa batas ng Diyos. Never niyang masusunod ang batas ng Diyos. Sabi ni Pablo doon, it is not subject to the law of God. It is opposed to the law of God. At kailanman imposible, sabi ni Pablo, imposibleng mapailalim sa batas ng Diyos ang pag-iisip na karnal. Pag-iisip na karnal. Now, tingnan niyo po in verse number 8, anong resulta nito? Verse number 8, so then, they that are in the flesh cannot please God. Right. Cannot please God. Amen. Cannot please God. Kaya pala, ang carnally minded ay magre-resulta ng kamatayan, una, dahil ito'y pakikipag-away sa Diyos. Can you imagine? Kaaway mo ang Diyos? Pwede mong makaaway siguro yung kapitan ninyo dahil pwede kang lumipat ng barangay. So, dahil yung problema. Pwede mong makaaway siguro yung teacher mo kasi pag nakagraduate ka, tapas ka na sa teacher mo. Pwede mong siguro makaaway ang mayor or si president. Pero, tandaan niyo po, ang pinaka nakakatakot na makaaway ang banal at makatarungang Diyos. Right. Amen. Dahil ang sabi ng Panginoon, huwag niyong katakutan ang pumapatay lamang ng inyong katawan. Katakutan niyo ang may kapangyarihang pumatay ng inyong kaluluwa at ng inyong laman. Can you imagine you are in enmity with God if you have a carnal mind? Ibig sabihin, in practicality, if ang iniisip mo palagi ay pangangalo niya, kung iniisip mo lagi ay mga sexual desire, kung iniisip mo lagi pagkulang, kung ang buong linggo mo ay consume ng mga bagay ng ayon sa laman, yun ay pakikipag-away sa makapangyarihang Diyos. Can you imagine that? And you're trying to please God in your thinking? There's no way, Paul said, you cannot please God. No way at all. Maaring nasa simbahan ka nga, maaring nagbabasa ka nga ng Bible, pero ang isipan mo ay ayon sa laman. You cannot please God. You cannot please God, Paul said. You cannot please God. And that's the problem. So then they that are in the flesh cannot please God. There's no way you can please God. Kaya nga sa ating mga mananampalataya, of course, this doesn't repair sa mga Kristiyano. Dahil ito po yung mga taong hindi Kristiyano. Pero in application po, tayo po yung pinalaya na ng Panginoon in Romans chapter 8 verse 2, Paul said, for the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Yan po ang kalalagayan natin. That's our position. Pero tandaan niyo po, Kristiyano, na kahit ikaw ay ligtas na, pwede mo pa rin lumakad ka sa laman. May possibility pa rin lumalakad ka sa laman. Naalala niyo po ba na hindi ibig sabihin ikaw ay meron ng walk to God, katulad na nabanggit ni Brother Bill kanina, you're walking with God. Maybe you're walking after the flesh pa rin ngayon. And tandaan niyo po, walking after the flesh is enmity against God. Right. That's what Paul said. And you cannot please God if you're walking after the flesh. If you're walking after the flesh, if what you think is according to the things of the flesh, you cannot please God. Right. You cannot please God. Now, verse number 9. Now, ang tanong, before we jump in verse number 9, paano, why an unbeliever cannot have a spiritual mind? Ang question is, pwede bang ang unbeliever, ang isang taong hindi ligtas, ay magkaroon ng spiritual na pag-iisip? No, it's not possible. It's not possible. And ang tanong is why? Paul explained in verse number 9. But ye are not in the flesh. Now, tandaan niyo po, ang recipient po ng epistle na ito, yung mga mananampalataya sa Rome. Mga mananampalataya na po. Kaya sabi ni Pablo, but ye are not in the flesh. Mga Kristiyano, hindi na kayo ayon sa laman. But in the spirit. Why? If so be
that the Spirit of God dwell in you. Nakita niyo po, yung palang pananahan ng Diyos na banal na Espiritu ang magsasabi kung ako ba ay after the flesh or after the Spirit. Right. And that dictates my state kung ako ba ay lumalakad ayon sa laman at ayon sa Espiritu. Now, tandaan po ninyo, Philippians chapter 2 verse 13. Philippians chapter 2 verse 13. Philippians 2:13. Kapag ka ang isang tao po ay nakaranas ng kaligtasan, kung ang kanyang kaligtasan po ay tunay na pagsisisi at pananampalataya sa buhay ng Diyos, according sa Ephesians chapter 1 verse 13, ang banal na Espiritu po ay mananahan po sa kanya. And Philippians chapter 2 verse 13, sabi dito ni Pablo, "For it is God which worketh in you both to will and to do His good pleasure." Ang banal na Espiritu po na nananahan sa isang Kristiyano ay meron pong trabahong ginagawa sa isang Kristiyano. Siya yung nagbibigay ng desire na gawin ang kalooban ng Panginoon, at siya din ang gumagawa upang ang Kristiyano yung magawa ang kalooban ng Panginoon. That's the job of the Holy Spirit. Kaya sinabi ni Pablo na yung mga tao ayon sa Espiritu, ang pag-iisip nila ay ayon sa mga bagay ng Espiritu, it is because that's the job of the Holy Spirit sa isang Kristiyano. Sa isang Kristiyano. Kung sasabihin ko po sa inyo, yung pagturo ko sa simbahan, hindi po ako may gusto po nito. Mas gusto ko po siguro, kung ako'y tatanungin ninyo, aba, mas gusto ko siguro nasa bahay na lamang ako at nagpapahinga. Pero bakit tayo na dito sa simbahan? Because that's the job of the Holy Spirit. Siya yung nagbibigay ng will at siya nagbibigay ng ability to do His good pleasure. Can you imagine that? Actually, wala pong ang mga bagay na nagagawa po natin ay yan lamang po, dahil lamang sa pagkilos po ng Diyos na banal na Espiritu. That's right. Kaya na lamang sinabi ni Pablo na, "But ye are not in the flesh." Hindi na kayo ayon sa laman. Dahil kayo nasa Espiritu na, dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo. Don't you know ang trabaho ng banal na Espiritu sa inyo? Pero may mga pagkakataon po, Kristiyano, may mga pagkakataon hindi natin napapakilos, nakikwench natin ang banal na Espiritu dahil po sa ating mga kasalanan. Kaya minsan, tayo lumalakad din ayon sa laman because we quench the Holy Spirit. Yeah. Kapag ka ikaw ay nagpatuloy sa kasalanan, hindi mo ito ikinukonfess, ang banal na Espiritu ay hindi nakakakilos. Kung ikaw ay hindi nananalangin, kung ikaw ay hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon, ang banal na Espiritu ay hindi nakakakilos sa iyo actively. Kaya nga, pero tandaan po natin, ang isang dahilan, the reason na tayo, mga Kristiyano, ay we are not after the flesh anymore, it's because of the Holy Spirit that dwells in us. Can you imagine that? Kung papakinggan niyo lamang po ang patotoo ng maraming Kristiyano, it's a complete miracle po na nagagawa natin ang mga bagay nito, hindi po ayon sa ating laman, ayon sa banal na Espiritu. At ang nakakalungkot po, alam niyo po ba, the reason na ang apostasy ay dumadating po sa maraming simbahan dahil wala na po ang pagkilos ng banal na Espiritu. Yes. Na kung saan wala na pong mga tao naliligtas, ang mga namumuno na ng simbahan ay hindi po ligtas. Yeah. And there's impossible po na yan po ay umayon sa kalooban ng Espiritu, ng salita ng Panginoon. Naalala ko po nung dati, nung ako po yung high school, and bago ligtas po ako, akala ko lahat ng may hawak ng Bible ay pwedeng atendan. Naka-attend po ako ng church, ng Victory, if you're aware, dun sa Batangas. Pagpasok po, parang diskuhan eh. Parang concert. Kumbaga parang isang oras na service, siguro 40 minutes ang kantahan, nasigawan, natalunan. Sabi ko, wow, parang ganun ang church.
And that's the mark of apostasy. Yeah, that's apostasy po. Kaya nga, and the reason is, dahil doon na po ang banal espiritu ang kumikilos po sa mga yun, sa mga leaders. And it's impossible, at alam niyo po ba, Kristiyano, minsan, ginagawa natin ang ministry na hindi na ayon sa espiritu. Yeah. Ginagawa na natin ayon sa laman. Hmm. At yan po yung nakatatakot na kalalagayan. Kasi kung ang mga bagay ng sa Panginoon ay ginagawa na natin ayon sa ating sariling lakas at hindi na ayon sa influensya ng Banal na Espiritu, ay nakakatakot po na kalalagayan yan. Yeah. Nakakatakot po na kalalagayan. But we see here na ang Espiritu pala ng Diyos ay merong influensya sa isang Kristiyano. Siya yung nagbibigay ng will at siya yung gumagawa. The reason na pagising mo ng umaga ay gusto mong basahin ang salita ng Panginoon, that's the job of the Holy Spirit. Amen. Right. The reason na kaninang umaga pagising mo na dapat ikay pupunta sa SM pero sabi mo, ay mas gusto kong pumunta sa church, that's the job of the Holy Spirit. Amen. Yeah. That's the job of the Holy Spirit. The reason na may nakita kang ali na binigyan mo siya ng tracks na dapat hindi mo bibigyan ng tracks, pero merong inside of you na nagsabi, bigyan mo siya ng tracks. Mm. That's the job of the Holy Spirit. Amen. It is God who worketh in you both to will and to do His good pleasure. And that's the evidence of salvation. Now, in verse number 9, hindi po natapos doon. Sabi ni Pablo, the second sentence in verse number 9, now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. He is none of his. Ang isang tao po na wala ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Hindi siya ligtas. Now, bilang test, do you have the Spirit of Christ right now? This morning? Do you have the Spirit of Christ? And I tell you po, sa isang Kristiyano po, lahat po ng Kristiyano na tatanungin po ninyo, ang impluensya po ng Banal na Espiritu, hindi po ito yung napapanood nyo po sa YouTube na parang maglulupagi ka, yeah, na iiyak ka, that's the devil po. Hindi, yeah, po yan ang Holy Spirit. That's not, God is not the author of confusion. Hindi po yan ang resulta ng, hindi po yan ang impluensya ng Holy Spirit. Yeah. Ang impluensya po ng Holy Spirit is, in practicality is, yung in simplicity is, yung desire sa salita ng Panginoon. Do you have desire this morning sa Word of God? Do you have a sincere desire? Na wait, gusto kong pumunta dun sa tuktukan, dun sa church dun, kasi gusto kong malaman yung Leviticus. Do you have that this morning? I remember nung ako'y bagong ligtas, the reason I compared that I am saved is, nung ako'y ligtas, hindi pa pwede kung hindi ako maka-attend ng Sunday school namin. Mm. Kasi yung lesson that time, patungkol sa devil, patungkol kay Satan, and I devour it, gusto ko siya. And I don't know why. Hindi yun ang gusto ko dati. Ang gusto ko dati, sugal. Mm. Pero nung ako'y maligtas, yun po ang desire ko ngayon. Amen. Do you have that this morning? Do you have desire sa kaluluwa ng tao? That's another thing of the Spirit. Ang isang tao pong ligtas, ang gusto po ng ang isa pong kalooban ng Panginoon na pinipilit na gawin ng Panginoon ay ang lahat po ng tao dumating sa pagsisisi. Dumating sa pagsisisi. At alam niyo po ba, ang Banal na Espiritu po, na kung ikaw ay merong Banal na Espiritu ngayon, meron kang compassion sa kaluluwa ng tao. Do you have that this morning? Do you have that this morning? Naalala ko po na ako yung bagong ligtas. Ang dami ko pong kaklase na inimbitahan sa church. Sabi ko, wala akong pakialam kung sila ay umiwas sila sa akin basta. Dadaling ko sila sa church. Amen. Naalala ko nung panahon namin, wala pang Facebook noon, wala pang Messenger. The only way na makapag-communicate kami is SMS. At merong, I don't know if you're familiar with GM, group message. Halimbawa, kami magkakaklase, kung ako merong gustong i-announce, group message ko sila. Kung 17 kami sa grupo, te-text ko sila lahat.
And ako lagi burst ang isesend ko sa kanila, burst. Eh sabi ko, sana mamuhaan nila to. Sana magtanong sila sa akin pagpasok namin sa school, papaliwanag ko yan. And sabi ko, wait, paano ko ginagawa? Bakit ko ginagawa to? And I see in the Bible, that's the influence of the Spirit. Do you have that this morning? Do you have compassion for soul this morning? And do you love the Word of God? And those are the practical example po. Sabi ni Pablo, Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. You cannot tell this morning that you are Christ if you don't have the Spirit of Christ. You cannot tell that you are a son of God. You cannot tell that you are a sheep of God if you don't follow and obey God's word. Yeah, that's right. Now, verse number 10, and this is the blessing po sa mga mananampalataya, in verse number 10 and 11, the future deliverance from sin. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Now, anong tinutukoy po dito ng the body is dead? Go back in Romans chapter 7, verse 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? That's yan pong sinasabi ni Pablo na body is dead. Na kahit ikaw Kristiyano, meron kang bulok na laman, right now, your body is dead because of sin, but your spirit is life because of righteousness or justification. The word righteousness in the book of Romans ay synonym po siya sa justification in some verses po according sa context, but in this verse po is justification. Meron kang patay na laman, pero yung spirito mo'y buhay because you're already justified. Verse 11, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. That is our future deliverance from sin. Now, tanong ni Pablo in Romans chapter 7, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? And Paul answered his own question. Kung ikaw ay Christian right now, you are one of his. Because alam mo na meron kang ebidensya at impluensya ng banal na Espiritu. Paul said na, yes, patay ang iyong katawan dahil sa kasalanan. Bulok ang iyong laman. Meron kang old, sinful nature. Pero darating yung panahon kung paano ang Espiritu ni Kristo ay binuhay siya muli after 3 days, magkagayon din na ibubuhay ka ng Panginoong sa Kristo from mortal to immortality, from corruptible to incorruptible. And that's the redemption of the body, according sa verse number 23, the redemption of our body. Now what Paul says here is, darating po yung pagkakataon na wala na pong dominion ang kasalanan sa atin. Yes, hindi na tayo lumalakad. Sa isang Kristiyano, yes, hindi na tayo lumalakad ayon sa laman, according to our position, because meron na tayong banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu, siya nagbibigay ng kalooban niya, at siya din gumagawa ng kalooban niya sa atin. Actually, wala tayong ginagawa. Wala tayong ginagawang trabaho, yung the reason na nakakapaglilingkod ka sa Panginoon. No, ang banal na Espiritu ang gumagawa niya. Instrumento lang tayo ng Panginoon. Ang problema, kung magsisika ng no sa banal na Espiritu, yeah, hindi siya makakakilos. Yeah. Pero isang Kristiyano na merong banal na Espiritu sa kanya, darating yung panahon, pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, this mortal will become immortality. And that's what I'm looking for. Yan ang ating blessed hope, ang pagdadating ng ating Panginoon sa Kristo. Can you imagine na gagawin mo yung kalooban ng Panginoon pero wala ng old sinful nature na hahadlang sa'yo? What amazing day. To be honest po, kahit ako po yung matagal ng Kristiyano, hindi po araw-araw nagagawa ko ang kalooban ng Panginoon. Madalas po, hindi ko nagagawa ang kalooban ng Panginoon. Pero that day, it will be very easy. Because there's a future deliverance from sin. And that's a blessing po sa mga anak ng Panginoon.
na gagawin mo na ang kalooban ng Panginoon nang wala ng hadlang. Amen. Actually, that day, wala na din si Satanas dahil nasa bottomless pit na siya. And that day, yung sistema ng mundo, wala na din because there will be a new system under Christ's millennium kingdom. And there will be no old sinful nature now. If you have the Spirit of Christ right now, that's the question. If you have the Spirit of Christ right now, na kung wala ka, to, kung bilang challenge po is, kung alam mo personally, huwag niyo pong dayain po ang inyong pong sarili. Now, the reason is, what we are talking about is eternity. We're not talking about, ay, dahil siguro gusto lang siguro dito sa Mount Zion na dumaming member. No, we're not talking about it. We're talking about eternity. Your own eternity. Ask yourself tonight, do you have the Spirit of Christ right now in your life? Ask yourself, meron bang impluensya ng Banal na Espiritu o impluensya ng laman lagi ang nasa isip mo? Ask yourself. Dahil kung wala kang Espiritu ng Panginoon sa iyong buhay, sabi ni Apostol Pablo, sabi ng Diyos na Banal na Espiritu by divine inspiration sa mga kamay ni Apostol Pablo, you are none of His. You are not of His. You are not of Christ. You are not part of God's family. You are under the devil's family. Now, if you don't have the Spirit of Christ right now, the only way is repent from your sin. Right. And believe the Lord Jesus Christ is your personal Savior. That's the only way. Dahil sa Ephesians chapter 1 verse 13, ang tanging araw na dadating ang Banal na Espiritu sa isang tao, yung araw na siya'y magsisisi sa kanyang mga kasalanan. Ang pagsisisi ay humbling yourself before God. You stop fighting God. Maaaring sa mga oras nito, you still fight God. You need to humble yourself and stop fighting God. Yep. Repentance is turning around. Yep. Kung ngayon nakaharap ka sa sistema ng mundo, kung ngayon nakaharap ka sa mga Diyos-Diyosan, kung ngayon nakaharap ka sa mga sakramento, kung ngayon nakaharap ka sa mga good works, kailangan talikuran mo yan. Yep. At tumalima ka sa ating Panginoon. That's repentance. And kailangan mong sampalatayaan ang ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung gagawin mo yan, the Bible says, the Comforter will come. At yung, the rest will, the rest of the things, ang Banal na Espiritu na po ang gagawa nyo. Magigising ka na lamang na, wait, bakit ang iniisip ko para puro Bible verse na lang? Bakit ang mga iniisip ko parang panalangin na lang lagi? Bakit ang iniisip ko mga bagay ng sa Espiritu na lamang? According sa ating lesson. That's amazing status. Do you have that this morning? Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. We praise and thank you po sa inyong pong salita. Salamat Panginoon dahil kahit Panginoon ang Panginoon sa Kristo po ay nag-ascend na po sa kalangitan, nagbigay po at nag-iwan po kayo ng comforter sa aming pong mga Kristiyano. Salamat po Ama sa pangako ng redemption of our body sa hinaharap. Salamat po Ama sa inyong pong salita ng aming napakinggan. We pray and ask na sa aming pong mga bisita na kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng liwanag upang maunawaan nila ang pag-ibig po ninyo. Maunawaan po nila, Panginoon, ang kabanalan at patuwiran po ninyo. We pray and ask na makita nila na sila Ama ay inibig po ninyo, na hindi pong binigay ang inyong pong bugtong na anak ang aming pong Panginoong Kristo. Na kung sila Ama ay mananampalataya sa aming Panginoong Kristo at magsisisi sa kanilang mga kasalanan, kayo po ang Panginoon ay magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan na inyo pong pangako sa inyong mga anak. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo, Amen.